Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan na, ate mo si Ate Fati. At marami nagtatanong sa akin na mga nag-a-apply. Ate, totoo bang walang day off ang mga caretaker sa Taiwan? Ayan guys, sasagutin natin yan. Ngayon na mismo ngayon. At ito nga ang kasagutan dyan. Guys, depende sa magiging amo mo kung bibigyan ka ng day off or hindi. At marami tayong kasama na hindi pa nakaka-day off until now, ilang buwan na sila sa amo nila. Then, ako naman dito sa amo ko, binigyan nila ako ng day off na twice a month. 24 hours siya guys. Then, after that, wala siyang kaltas. As in, napaka-bless ko dito sa amo ko. Ganong kaganda yung napuntahan ko after, di ba, ang tagal ko naghintay. Talagang yung quarantine, pinag-pray ko na, Lord, sana okay yung mapuntahan kong amo. Maging okay yung relationship ko sa kanila. And now, okay naman yung pakikisama nila sa akin, yung pakikisama ko sa kanila. Masi 6 months na ako dito sa November 9. Then, yun nga, madalas na akong makalay off ngayon. Talaga binibigyan nila ako ng day off. Don't mind the, sa labas kasi medyo maingay talaga labasan ng mga estudyante dito. Malapit kami sa mga university. Tapos guys, meron din iba na, yun nga, wala silang day off. Kasi, hindi ko alam. Ako kasi nung una, bali nagbaka sakali lang ako. Marami na nakarating din sa akin na wala daw na talagang day off ang mga caretaker. Bali nagbaka sakali lang ako. Mga 3 months ako bago ko nag... 3 months ba? Oo, mga 3 months ako bago ko nag-asa employer ko kung pwede ako magkaroon ng day off. Ayun. Dahil nga okay naman yung pag-aalaga ko kay Lola. Nakita naman nila na nagkakasundo kami ni Lola, tapos kasundo ko rin naman sila, binigyan nila ako ng day off. Hindi ako nandadalawang basta magsasabi ko 1 week ahead before. Kumare, Monday ngayon, kung magde-day off ako ng Saturday, Sunday, sabihin ko na dapat, nag-message na ako kay Laufan na yun nga, magde-day off ako ng weekend. Bali, sinusundo ako dito ng, ayan, lagi kong kasama yung asawa ko sa day off ko. Hindi pwedeng hindi siya kasama kasi, kumbaga, wala naman ako makakasama dito kasi lahat nga ng mga friends ko, halos lahat, nasa Taipei na sila. Ako, ay, nasa Hsinchu. Meron akong makakasama dito sa Hsinchu. Yung iba, hindi pa nakakapag-day off din. Bali, hindi ko rin sila makakasama. Kaya nakakasama ko lagi yung asawa ko. Yung asawa ko nasa Taichung. Bumabiyahe siya dito sa Hsinchu. Then, sinusundo niya ako dito sa house ng amo ko. Nakakapunta rito yung asawa ko kahit hindi ko off. Nakakapag siya dito. Tapos, pag di ko off, guys, binibigyan ako ni amo ng kumare. Punta dito ng tanghali yung asawa ko. Then, ang gagawin niya, di na ako kakain dito. Di na ako papabili ng food kay amo. Then, kakain kami sa labas. Binibigyan niya ako ng mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Nakakalabas ako, guys. Yun. Napakaswerte, diba? Talaga, yun yung nakuha ko sa panalangin ko. Napakabait ng amo ko. Tapos nga, guys, yun nga, pag day off ko, yun, labas kami, kain. Then, wala naman matutulugan. Harap kami ng matutulugan. Tapos, kung anong oras ako umalis ng Saturday, kumara, umalis ako ng 2 o'clock ng Saturday, ang balik ko na is Sunday ng 2 o'clock. Yun. Pagbalik ko dito guys, merong nag-aalaga kay Lola. May pumapalit sa akin. Kaya yun, dapat makauwi ako dito ng 2 o'clock para, kasi aalis na yun eh, papalitan ko siya. Tapos, ano pa ba? Day off guys. Day off guys, minsan dyan lang kami sa city, gala-gala sa mga park. Medyo magastos nga rin kasi 24 hours. Pero, ano naman, natutunan kami ngayon, nagbaong kami ng food yun, kain kami sa park, ganyan ginagawa namin. Then, yun nga, yung iba natin kasama nga, wala silang off, hindi sila pinag-off nung ano nila, yun, dumating pa nga sa punto na hindi, dahil hindi sila binibigyan ng off, natututo yung mga kasama natin na umalis sa mga amo nila. Syempre, sino nga naman ang may ayaw ng off, diba? Lahat naman tayo, ano natin na magkaroon tayo na rest sa katawan natin kasi hindi lang naman yung katawan yung isip natin, kailangan din natin i-rest kaya maintindihan natin yung iba kaya umaalis sila sa mga amo nila. At yun nga guys, tapos pagod na nga sa trabaho tapos di ka pabibigyan ng day off, diba? Kakasama ng loob kaya naintindihan natin yung iba natin mga kasama kaya umaalis sila sa mga amo nila. Tapos yun nga guys,
Yun yung nasagot ko sa katanungan nyo. Depende sa amo talaga, guys. Kaya yung mga mag-a-apply dito, papunta dito sa Taiwan na mag-caretaker, ipag-pray nyo na yung amo nyo is open mind, na maintindihan kayo. Sa una pala, magpawipo na kayo. Ganun ginawa ko eh. Talagang pinakita ko talaga malinis ako sa bahay. Kasi bilang Pilipino talaga, guys, na ipagkumpara ko ni amo dun sa dati nilang nag-aalaga, which is Indonesian yung nag-aalaga kay Lola dati. Sabi, mas malinis daw mga Pilipino kaysa sa mga, yun nga, ibang ano, lahi pagdating sa bahay. Kaya yun yung naging okay sila, naging napanatag sila. Tapos guys, yun nga, wala na akong masabi. Update ko lang kayo dahil nga doon sa nagtatanong. Next time, anuhin naman natin yung kung mga iba pang tanong ng mga kasama natin. Magtanong lang kayo, comment down below sa mga tanong nyo. Tapos sasagutin natin yan. At yun nga, salamat sa inyo sa panonood. At God bless. Take care. Bye-bye.